Posibleng mabigo ang mga tumututol sa Maharlika Investment Fund Bill kung iaakyat na agad nila ngayon sa Korte Suprema ang reklamo laban sa panukalang batas. Sa panayam sa Teleradyo, sinabi ni Albay Representative Edsel Lagman na sa ngayon, naayon pa sa batas ang ginawang pagpasa ng Kongreso sa panukalang Maharlika Investment Fund at walang malinaw na batayan para ituring itong unconstitutional. Yung timeliness ay hindi constitutional issue yan. Mm-hmm. Yung wala tayong sapat na pundo o wala tayong sovereign wealth ay hindi constitutional issue yan. And sabi ng Korte Suprema, ang batas ay pinasa according to the wisdom of the Congress. And yung wisdom ay hindi pwedeng i-question. Sa ngayon, premature pa ang pag-file ng petition questioning its constitutionality sapagkat hindi pa ito batas, hindi pa ito napipirma ng ating Pangulo. Sang-ayon naman dito si dating bayan muna Representative Teddy Casino pero iginiit na questionable ang mabilis na pagpasa ng Kongreso sa panukalang Maharlika Investment Fund. Nakabinbin pa sa Korte Suprema ang mosyon ng grupo kaugnay na ibinasurang petisyon na kumukwestiyon sa mabilis na paglusot ng panukalang batas sa Kamara. Handa rin anya silang maghain ng petisyon sa Supreme Court kapag pinirmahan na ni Pangulong Bongbong Marcos ang Maharlika Investment Fund Bill bilang batas. Ang naging experience natin dyan bilang isang mambabatas, ang safeguards palagi nalulusutan eh. Ala. Bigyan kita ng example. Ang sabi nila, hindi magagamit ang pension funds. Hindi daw magagamit ang pondo ng GSIS, SSS, etc. True enough, nandun sa ilang provisions yun. Hindi pwede. Pero ang pinag-uusapan dun yung shares. Kumbaga, hindi pwede maging investor yung GSIS, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, etc. Pero, ang Maharlika Investment Corporation kasi is authorized to issue bonds. Ibig sabihin, pwede siyang mangutang by issuing bonds. At hindi pinagbabawal ang GSIS, SSS, etc. Na mabili ng bonds. So, bawal silang maging shareholders, maging investors, pero hindi sila bawal maging creditor. At ito yung pwede mangyari. Okay, hindi nga investor sila, pero pera pa rin ng pensioners ang gagamitin sa pagpapautang. Napakalaking posibilidad ng pagwaldas at pagnanakaw sa kabangyaman. Because remember, itong investment fund na ito, this is a super investment fund. 500 billion ang pinag-uusapan na.